Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa asignaturang musika. Tayo ay nasa Quarter 1, Week 1. At pag-aaralan natin ang tungkol sa tunog at katahimikan. Para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin, inaasahang makikilala mo ang mga bagay na nagbibigay ng mahina at malakas na tunog at ang kahalagahan ng mga tunog na ito. Tingnan mo ang larawan ng dalawang kampanilya o kampana. Ano ang pagkakaparehas nila? At ano naman ang pagkakaiba nila? Yan ay parehas na kampana, malaking kampana. Pero magkaiba sila na ang isa ay may tunog. Ngunit ang isa ay walang tunog. Alamin pa natin. Ito ay isang kampanilya. Ito ay nakalilikha ng tunog. Yan ang tunog ng kampanilya o kampana. Ang tunog ng kampana ay naglalakbay sa pamamagitan ng hangin na siyang nagiging tunog. Ito ay isa pang kampanilya o kampana. Hindi ito gumagawa ng tunog. Ang tahimik ay nangangahulugang walang tunog. Hindi ito nakakalikha ng tunog. Sa musika, may iba't ibang uri ng mga simbolo na may tunog at walang tunog. Ang mga simbolo na may tunog ay tinatawag na nota. May katumbas na bilang ang bawat nota. Ang mga simbolo na walang tunog ay tinatawag namang pahina. May bilang din ang bawat pahina. Narito ang iba't ibang uri ng simbolo sa musika na tinatawag na nota at pahina. Unahin natin ang nota o yung may tunog. Isa-isahin natin. Pag-aralan natin ang nota. Ang Tagalog nito ay notes. Unahin natin ay ang buong nota. Pag may nakita kayong ganyan sa musika, ang tawag dyan ay buong nota o whole note. Ang katumbas na bilang nito at o kumpas ay apat. Apat na kumpas. Sumunod naman ay ang hating nota o half note. Ang bilang na katumbas nito ay dalawa. Sumunod naman ay kapat na nota o quarter note. Ang bilang na katumbas nito ay isa. Ito naman ay ang kawalong nota. Meron itong kalahating kumpas. At ang huli ay ang kalabing-anim na nota o 16th note. Meron naman itong sangkapat na kumpas. Sumunod naman ay pag-aralan natin ang pahinga. O ito ay tinatawag sa English na rest. Ito naman ay yung walang tunog sa musika. Pero kahit na walang tunog ito, meron pa rin itong katumbas na
kumpas. Unahin natin ay ang buong pahinga. Ang tawag dito ay whole rest. Meron rin itong apat na kumpas, katulad ng buong nota. Sumunod naman ay ang hating pahinga o half rest. Meron din itong dalawang kumpas katulad ng half note. Sumunod naman ay kapat na pahinga. Meron itong isang kumpas. Ang English nito ng kapat na pahinga ay tinatawag na quarter rest. Nakadalikalimitan na sumisimbolo sa musika kapag sa pahinga o sa rest. Sunod ay ang kawalong pahinga. Meron itong kalahating kumpas katulad ng 8th note. At ang huling simbolo ng pahinga ay ang kalabing-anim na pahinga. Meron itong sangkapat na kumpas katulad din ng kalabing-anim na nota o 16th note. Okay, ulitin ko, ito ang mga simbolo na makikita natin sa musika na mayroong katumbas na kumpas kahit na ito ay may tunog o walang tunog. Ito ay ang nota at pahinga. Ngayon ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa tunog. Maaaring ang tunog na naririnig natin sa ating paligid ay malakas na tunog o mahinang tunog. Meron ding walang tunog. Ngayon ay una natin pag-aralan ang tungkol sa malakas na tunog. Makinig ka nga sa iyong paligid, may naririnig ka bang malakas na tunog? Sabihin mo nga ito. O magbigay ka ng halimbawa ng naiisip mong mayroong malakas na tunog. Okay, tingnan nga natin kung parehas tayo ng halimbawa. Mula sa iyong nabanggit, meron ding halimbawa si teacher ng mga bagay, hayop, o sasakyan na mayroong malakas na tunog. Una na rito ay ang kahol ng aso. May aso ka rin ba sa bahay? May aso rin ba kayo dyan? Diba talaga namang napakalakas ng tunog ng kahol ng aso? Yan ay isang halimbawa na nakalilikha na malakas na tunog. Sumunod ay ang tilaok ng manok. Narinig natin ang pagtilaok ng manok. Kapag meron tayong alagang manok o kahit na ang kapitbahay lamang natin ang mayroong alagang manok, talagang maririnig natin ang kanilang pagbati sa umaga sa pamamagitan ng pagtilaok ng manok. Kasi kapag may nakita silang liwanag sa umaga, nag-uumpisa na silang tumilaok. Ang isa pang halimbawa ay ang telepono. May
telepono ba kayo sa bahay? O, ganyan ang tunog ng telepono. Okay. Minsan naman, ganyan ang tunog. Okay, pero minsan wala nang ganyan. Wala nang telepono sa ibang lugar. Usually, cellphone na lang. At ang isa pang halimbawa ng may malakas na tunog ay ang tambol. Okay. Kahit malayo ang tambol, naririnig pa rin natin ito. Meron ka bang tambol sa bahay? Nakapaglaro ka ba ng tambol nung bata ka? Okay. Ito pa. Alarm clock, isa pang halimbawa ng may malakas na tunog. Halimbawa ng tunog ng alarm clock at hindi natigil hanggat hindi ka nagigising. O di kaya pipindutin mo para tumigil. Okay. At ang sumunod ay ambulansya. Di ba kapag may nakikita kayong ambulansya na talagang nagmamadali na mayroong sakay na pasyente, may maririnig tayo. Okay, kasi kapag ambulansya ang dumaan, kailangan o dapat na pinapauna ng mga sasakyan ang dumadaang ambulansya. Kasi emergency talaga yon. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang mayroong mahina o walang tunog. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Pero bago yon, magbigay ka muna ng halimbawa ng mayroong nalilikhang mahina o walang tunog. Maaaring ito ay gawain, bagay, o iba pa. Okay, tingnan nga natin. Ito po, ang halimbawa ay ang taimtim na nagdarasal. Kapag tayo ay nagdarasal ng tahimik, ito ay walang naririnig na tunog. Kapag taimtim, seryoso tayo nagdadasal. Yan ay walang tunog. Maaaring minsan, mahina lamang. Bumubulong tayo sa Diyos ng ating panalangin. Ang sumunod naman ay, pag tayo ay natutulog. Yan ay walang tunog. Pero, minsan, merong nahilik eh. Pero, yun ay mahina lamang. Hindi naman yun aabot ng malayong lugar na maririnig ang hilik ng isang tao. Yan ay mahina o walang tunog. Kapag ang isang bata kalimitan, yan ay walang tunog ang pagtulog. Okay.
Sumunod naman ay ang huni ng mga ipon. Narito ang ilang halimbawa ng tunog ng mga ipon. Okay. Sumunod naman ay ang orasan na walang tunog. Minsan may naririnig tayo na mahina na tik-tak ng orasan. Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin sa mga larawan ang nagbibigay ng malakas na tunog. Isulat ang letra ng tamang sagot. Okay, A, yung natutulog. Okay, B, huni ng ibon. C, daga. Tunog ng daga. D, isda. Kapag lumalag mo yung isda. E, pagtitik ng kamay. Snap. Okay. F, tunog ng bubuyog. At G, tambol. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Okay, para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, tumingin sa loob ng iyong bahay at pansinin ang mga bagay na lumilikha ng malalakas na tunog at ang mga bagay na lumilikha ng mahihinang tunog. Katulad ng sinabi ko kanina, iguhit sa kwaderno ang mga bagay na iyong nakita. Sulat nyo, iguguhit nyo ang mga bagay na nakikita natin sa loob ng ating bahay na mayroong malakas at mahinang tunog. Okay, tandaan! Ang tunog ay naririnig natin sa ating kapaligiran. Maaari ding magmula ang malakas o mahinang tunog sa tao, bagay, hayop o sasakyan. Para sa ating gawain sa pagtuto bilang tatlo, kulayan ng pula ang mga larawan na may malakas na tunog at asul naman kung nagbibigay ng mahinang tunog. Okay, kukulayan nyo ang mga larawan. Kung kaya nyo i-drawing, oh, very good, i-drawing nyo. Pero kung hindi, pupulayan nyo na lang yung kahon. Tapos, piliin nyo dyan kung alin dyan ang mayroong malakas na tunog. Pupulayan nyo ng pula. Kapag namamahinang tunog, kulay asul. Okay? At para sa ating gawain sa pagtuto bilang apat, lagyan ng check ang kahon kung ang bagay na ito ay nagbibigay ng tunog o sound. At X naman kung ito ay nagbibigay ng hindi nagbibigay ng tunog o silence. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, bilang isa yung pagpitik ng kamay. Snap. Okay, bilang dalawa, paru-paro. Bilang tatlo, manika. Bilang apat, tambol.
at bilang lima, yung mga paputo o yung fireworks. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ganun din sa iyong kasama sa bahay na gumagabay para sa ating aralin. Huwag kalimutan na ipasa ang ating gawain sa ating Google Classroom. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam! At salamat!